Sa wakas, time out muna ang mga motorista sa walang prenong oil price hike. Sa unang pagkakataon ngayong taon, magpapatupad ng rollback ang ilang kumpanya ng langis bukas. Pero para sa ilang tsuper, hindi pa rin ito sapat para makabawi sila sa 11 beses na magkakasunod na taas presyo. Kasi magkano lang naman yung kinikita namin araw-araw. Maliit lang yung bawas na yun. Dapat bawasan pa. Nahirap. Minabihayin namin dito, pumunta lang sa gasolina din. 11 pesos and 45 centavos sa magiging tapyas sa diesel, 5 pesos and 45 centavos sa gasolina, mahigit 8 pesos naman sa kerosene. Sa datos ng GMA News Research, base sa DOE data at anunsyo ng mga oil companies, hanggang 15 pesos na ang total net increase sa kada litro ng gasolina ngayong taon. Mahigit 19 pesos sa diesel at mahigit 16 pesos naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang rollback ay epekto ng bumabang demand ng mga bansang mataas kumonsumo. Halimbawa riyan ng China na nagpatupad ng mga lockdown dahil sa panibagong COVID-19 outbreaks at ang pagkakaroon ng market confidence dahil sa pag-uusap ng Ukraine at Russia. Nagtigil pasada ang ilang tsuper sa Bacolod City bilang protesta sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Apektado rin ang mga shipping lines, kaya gusto na rin magtaas pasahe ng ilang kumpanya. May report si Leigh Alves. Nag-ihaw ng isdang tamban sa gilid ng kalsada ang mga tsuper ng jeep sa Bacolod City. Pero hindi yan para sa isang selebrasyon, kundi pagpapakita raw ng kalbaryo ng mga tsuper na halos di na raw makabili ng pagkain. Sa daily pamasada, ang kinikita na lang ay maliit pa lang dahil sa pagtaas supra ng gasolina. Bahagi ito ng kanilang tigil pasada ngayong araw bilang protesta sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Panawagan ng mga driver, ibasura ang oil deregulation law na nagtanggal ng kontrol ng gobyerno sa presyuhan ng langis at isuspend ang pagpapatupad ng excise tax sa petrolyo. Sana raw ipamigay na rin ng 6,500 pesos na fuel subsidy sa mga driver kahit pa may oil price rollback bukas. Hiling din ng ilang driver. Dapat itaas yung pamasahe. Wala naman itataas, puro taas naman yung diesel. Nahihirapan na rin makaahon ng ilang shipping line sa taas ng presyo ng langis. Para hindi lumubog ang negosyo, magtataas na raw sila ng 20 to 50 pesos sa kanilang pasahe. May iba pa nga raw na 100% ng kanilang pasahe ang increase, kaya pakikiusapan daw ang mga ito ng Maritime Industry Authority o Marina. Dahil maraming bilihin at serbisyo ang nagsisitaasan na ang presyo, hinihiling na rin ang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, 10 petisyon na para rito ang natanggap ng wage board sa 6 na rehiyon. Tiniyak naman ng Labor Department na pabibilisin ng regional wage boards ang pag-review at pagproseso ng mga petisyon. Inutos na rin ni Pangulong Duterte sa Department of Finance na itaas sa 500 pesos ang dagdag ayuda para sa mga pinakamahihirap mula sa 200 pesos. Sabi ng Pangulo, bahala na ang susunod na administrasyon na mamroblema sa pondo. Masyadong mababa yan. Cannot sustain a family of 3, even 4, 5. It will be uphill battle for the next generation kung gawain natin ang 500. Bahala ng presidente niyan saan siya magnakaw. Basta ibigay natin yung 500. So I hope that this would go a long way really to help. Leigh Alves, GMA News. Extended ang off-peak water service interruption ng Maynila hanggang April 1. Ayon sa Maynila, di patutupad ito araw-araw sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kung kailan konti ang kumukonsumo ng tubig. Apektado nito ang ilang bahagi ng Ubando sa Bulacan, Parañaque, Makati, Valenzuela, Pasay, Navotas, Manila, Caloocan, Malabon at Quezon City. Sabi ng Maynila, makatutulong ang pagputol ng supply ng tubig sa off-peak hours sa pag-refill ng reservoir para sa mataas na demand tuwing umaga. Sa tala ng PAGASA kaninang umaga, nananatiling mababa sa normal high water level ang tubig sa mga dam sa bansa.
Muling nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa pamilya Marcos na bayaran na ang 203 billion pesos na estate tax na sinisingil sa kanila. Sinabi ni Moreno habang nangangampanya sa Lucena, Quezon kasamang kanyang senatorial candidates. Anya, ang di pa nababayarang estate tax ng mga Marcos, pwede sanang pang-ayuda sa mga magsasaka sa gitna ng pagmahal ng langis at pataba. Sa isang pahayag, sinabi ng partido ni Moreno na Aksyon Demokratiko na bukod sa 203 billion pesos na di pa nababayarang estate tax, hindi pa rin daw nababawi mula sa mga Marcos ang 125 billion pesos na ill-gotten wealth. Suma total, aabot sa 328 billion pesos ang kailangang bayaran ng mga Marcos. Pero babala ng partido, posibleng ma-forfeit ang karapatan ng gobyerno na singilin sila kapag nanalo bilang Pangulo si Bongbong Marcos. Ang payo ko lang, siyempre, kung tayo'y maglilingkod, ko sa kanya siya na manguna na isurrender na lang nila yung marapat sa bansa para magamit natin itong ayuda. Sinusubukan pa namin kunan ng panig ang mga Marcos kaugnay nito at ibabalita namin kapag nagbigay na sila. Samantala, ipinangako rin ni Moreno sa mga taga-Quezon at iba pang lalawigan na titiyakin niyang maibabalik ang COCO levy funds sa mga magsasaka na kinolekta noong panahon ng rehiming Marcos. Hinarap din niya mga taga-suporta sa Candelaria. Hindi kasama ni Moreno ang kanyang katambal na si Doc Willie Ong, pero sa isang Facebook Live kagabi, nagbabala si Ong laban sa online trolls. Yung trolling, yun ang sisira din sa ano natin eh. Sa pag-iisip na mamamali yung pag-iisip ng tao. Kaya puro sasabihin ko lang, hindi tayo sa tunay na news. Hindi tayo sa fake news. Sumabak sa Totohanan Challenge ang tambalang Panfilo Lacson at Tito Soto. Sinagot nila ang ilang mga tanong sa YouTube channel ng anak ni Soto na si Shara, kasama si Iwamoto na partner naman ng anak ni Lacson na si Pampi. Nalako na ordinaryo, pwede mong i-reform yon kasi out of necessity. Yes. Yung nalako sa gobyerno, hindi out of necessity yon. Opo. Ano na talaga yun? Out of greed. Greed, kaya yes. Walang gamot doon. Ang kailangan doon, Daddy, anong gagawin? Kailangan talaga. Dumalo rin ang dalawa sa pagdinig ng Senado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sumalang din sa isang panayam sa radyo si Soto. Iginiit ni dating Senador Bongbong Marcos na biktima siya ng fake news. Sinabi ni Marcos sa isang panayam bilang reaksyon sa mga nagsasabing si Vice President Lenny Robredo ang pangunahing biktima ng disinformation. Habang si Marcos naman daw ang nakikinabang sa misleading na impormasyon. Para sa akin, ako nabibiktima ng fake news. Dahil ang dami-dami sinasabi nila sa akin, hindi naman talaga totoo. Yung mga fact-checker naman kung minsan ay may sariling agenda. Wala sa debate noong Sabado si Marcos na nangampanya sa Marikina City. Mas gusto raw ito ni Marcos kaysa raw makipag-usap sa mga kapwa-kandidato gaya sa COMELEC debate. Sumalang naman sa kanyang regular radio program si Davao City Mayor Sara Duterte. Tinalakay niya ang COVID-19 situation sa lungsod. The projection is the surge will come in 1 to 2 months. So natay... Ako. 1 to 2 months to get our boosters. Inendorso ng FPJPM of Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement ang tambalang Marcos Duterte ngayong araw. Samantala, umalma si Sister Consolata Manding ng Daughters of St. Paul sa pagpapalabas umanong sinusuportahan niya si Marcos sa isang viral video sa TikTok. Sabi ni Manding, ginamit ang maikling bahagi ng interview nang walang permiso. Wala raw siyang partikular na kandidatong tinutukoy at anya'y general principle sa pagpili ng kandidato lamang ang kanyang ipinahayag. Sagot naman ng kampo ni Marcos, inireport na nila ang post na anila'y misinformation. Nakikisimpatsa raw sila sa sinumang nabibiktima ng fake news para sa politika. Hinamo ni Senator Manny Pacquiao si dating Senator Bongbong Marcos ng one-on-one debate. Baka alanganin siya dahil maraming nag-a-attend sa debate. Baka mahihain siya. Amunin natin ng one-on-one na lang para malaman ang taong bayan. Yung plataforma ko, yung plataforma niya. Sinabi yan ng Senador habang nag-iikot ngayong araw sa Cavite
kasama ang ilang senatorial candidate. Mas magandaan niya na ang COMELEC ang magsasagawa ng one-on-one debate at wala ring problema kahit bigyan pa raw ng advanced questions si Marcos. Ang hamong one-on-one debate ni Pacquiao kay Marcos ay ginawa niya matapos hindi na naman sumipot si Marcos sa debate. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag si Marcos at iulat namin kapag meron na. Wala namang public activity ngayong araw ang kanyang running mate na si Deputy Speaker Lito Atienza. Nasa Santo Tomas City, Batangas ang tambalan ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan ngayong araw. Dumalo sila sa isang prayer assembly sa parish and national shrine of St. Padre Pio kung saan ipinalangin ang tagumpay ng darating na eleksyon. Dumaan din siya sa Rockwell Drive sa Makati City at binati ang kanyang mga taga-suporta. Kahapon, dumalo sa People's Rally sa Pasig City si Robredo. Present din ang ilang senatorial candidates. Sinabi ni Robredo na malinaw na hindi bayad ang kanyang mga taga-suporta. Hindi nakadalo sa rally si Pangilinan na nasa COMELEC debate. Pero nagbigay siya ng video message. Nakikita ko po kanina sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, umaga pa lang, ang dami niya na dito. Pero ang totoo, di ba ang dami sa inyong aponado dito ngayon? Hindi tayo nagdadalawang isip na dumalo sa vice presidential debates dahil nga kinakailangan natin harapin at humarap sa ating mga kababayan sa ganitong klaseng mga talakayan. Samantala, inendorso ng grupong pinangunahan ni na Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Zamboanga City Mayor Ben Climaco Salazar at Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang Rosa o tambalang Vice President Lenny Robredo at Mayor Sara Duterte. Kinukuha na namin ng pahayag ang tambalang Robredo Pangilinan at tambalang Marcos Duterte tungkol dito. Dumalo sa flag ceremony ng Kainta Municipal Hall si Lodi de Guzman. Sa online forum naman ng Pre-Ciencia Balls, tinalakay niya ang kahalagahan ng science and technology para hindi mapag-iwanan ang Pilipinas. Hindi rin daw siya sang-ayon sa paggamit ng nuclear energy dahil mas marami raw itong panganib na maidudulot. Mas ako doon po focus sa pagtutulak ng enerhiya mula sa renewable. At nakakapag-comply pa tayo sa ating commitment sa laban ng buong mundo, paglaban doon sa climate change. Nagtungo naman si Joey Montemayor sa pagdinig ng korte kaugnay sa petisyon niya laban sa mandatory vaccination sa Angeles, Pampanga. Sumalang din sa Go Negosyo Candidatox kung saan sinabi niyang tutol siya sa endo o contractualization. Nasa ilali naman ng COMELEC si Norberto Gonzalez na pinagtuunan ng pansin ang mahalagang tungkulin ng reserved at armed forces tuwing may kalamidad. Bahagi ng serbisyo ng gobyerno na nalalaman ang gagawin. Kasi pagdating ng isang napakaseryosong kalamidad, hilo ang ating mamamayan. Mga kababayan ko, nagpalabas naman si Faisal Mangundato ng AVP sa COMELEC e-rally. Habang nag-ikot sa Agdao Public Market sa Davao City, si Ernesto Abella nakipag-usap sa mga tricycle drivers saka nagtungo sa South Point School kung saan dati siyang naging presidente. Muli niyang sinabi na magiging prioridad niya ang sektor ng agrikultura sakaling manalo. Nagkomento rin siya sa panawagan ni Vice Presidential Candidate Rizalito David na coalition upang talunin ang Marcos Duterte tandem. Pwede rin naman yan, pero ako, I'd rather trust in the heart of the Filipino people, in the Filipino electorate, na alam nila yung gusto nila. Wala pa ang reaksyon ng ibang kandidato sa sinabi ni David. Wala namang ibinigay na campaign activity ngayong araw ang kampo ni na Walden Bello, Rizalito David, Carlos Serapio at Manny Lopez. Bakas pa sa hita ng bangkay ng binatangyan ng mga pasa na kanyang tinamo matapos umanong malunod sa ilog. May sugat din siya sa ulo, mga paso sa dibdib at natanggal pa ang ilang ngipin. Pero nang mag-imbestiga ang mga otoridad na pag-alamang galing pala sa initiation rites ng isang fraternity ang binata bago masawi.
Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital sa Pakhil pero idineklara ring dead on arrival. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang apat na miyembro umano ng Tau Gamma fraternity na huling nakasama ng biktima. Maaari silang maharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law. Kinundi na naman ng pamunuan ng fraternity group ang nangyaring hazing. Kapapasok lang pong balita, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas para mapayagan ng 100% foreign ownership ng telecommunications, railways at iba pang sektor. Sa ilalim ng bagong batas, isinailalim sa kategoryang public services ang telecommunications, railways, airlines at logistical facilities na dati ay itinuturing na public utilities. Sa ilalim ng 1987 Constitution, hanggang 40% lamang ang pinapayagang ownership ng public utilities gaya ng kuryente. Sabi ng Pangulo, layo ng pagluluwag sa foreign ownership na mahikayat pa ang mas maraming global investor at mauwi ito sa modernization ng mga sektor sa public service at mapabuti ang paghatid ng essential services sa publiko. Inaasahan din daw na gagawa ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. After 4 long years, may nagbabalik sa K-pop scene. The comeback is real para sa South Korean boy band group na Big Bang. Pinost nila sa kanilang Facebook page ang poster na may nakalagay na April 5 at Big Bang. Abangers na ang titas of K-pop sa Kings of K-pop na sina G-Dragon, Tiang, Top at B-Song. Pansamantalang nakalaya ang aktor na si Kit Thompson matapos magpiyansa. Ayon kay Lieutenant Colonel Rolando Baula ng Tanza, Cavite Police, 72,000 pesos ang binayarang piyansa ni Thompson. Inaresto si Thompson noong Biyernes dahil sa umano'y pambubugbog niya sa isang babae. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Thompson. Hindi lang ang mga tao ang nagrereklamo sa sobrang init ng panahon. Pati mga fur babies dumidiskarte para magpalamig. Kanina ka pa dyan, masisira ang rep. Lucky! Masisira na ang rep. Ang asong si Lucky sa ref nga, nagpalamig. At nagagalit pa kapag pinapalis siya ng kanyang fur mommy. Kahit anong aya at pilit na buhatin pala ba si Lucky, lalo pa itong nagsusumiksik sa ref. Sa ref din, nagpasarap ang shih tzu na si Noemi. Pati ang iba pang mga fur babies. Payo naman ng veterinarian na si Dr. Wenceslao Ortiz para mabawasan ang init na nararamdaman ng mga alagang hayop, huwag silang hayaang mabilad sa araw, lalo na mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Ilagay sila sa lugar na may maayos na ventilation. Tiyaking lagi silang may inom na malinis na tubig. Paliguan sila ng 2 beses sa isang araw at bawasan muna ang kanilang exercise ngayong tag-init. Bilang pakilala sa butihing ina ni GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon, inilunsad ng Wesleyan University Philippines ang Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning. Layan ng institute na makatulong sa pagunlad sa pamamagitan ng edukasyon. May report si JP Soriano. Upang alalahanin at maibahagi ang makulay at makabuluhang buhay ni Carolina Lapus Gozon, ang butihing ina ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, inilunsad ng Wesleyan University Philippines ang Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning. Layo ng institute na maging isang applied knowledge center para sa ikauunlad ng buhay ng mga matutulungang individual at komunidad sa pamamagitan ng edukasyon. Graduate ng pharmacy sa University of the Philippines si Carolina L. Gozon bago naging isang negosyante. My mother said that a good education is something that no one can take away from you. My mom taught us values, to be honest, to be fair, not to cheat.
Isa pa sa mga misyon ng Institute ay mabigyan ng oportunidad sa pamamagitan ng edukasyon at skills training ang mga Pilipinong underprivileged, labis na naghirap at naapektuhan ng pandemya. The Gozon Institute fits well into our aim of rationalizing a more effective extension services structure by serving as a centerpiece public service and technical assistance unit. It will be governed by principles and spirit of a participatory people empowerment with programs aligned with the Universal Development Goals. With all these foundations, there is no doubt that the positive social transformation is within our reach. Kahit galing sa may kayang pamilya, sumugal si Carolina Gozon sa pagnenegosyo gamit ang kapital na 20,000 pesos. Hanggang mailunsad niya ang sarili niyang brand ng patis na Dalisay Patis na sinundan pa ng ibang negosyo gaya ng salt mine at pagsusuplay ng coffee seedlings. At bukang bibig daw ni Carolina sa kanyang pamilya, anumang tagumpay ang tinamasa, nangyari lamang ito dahil sa Panginoong Hesukristo. At one point in her life, nakilala niya ang Diyos ng lubusan. And that, to my Wesleyan family, is the woman you are honoring. It is not a woman of great achievements. She is a woman of great faith. Ang isa sa mga tulang likha ni Carolina, ginawa naman ang song rendition ng singer na si Tricia Amper Jimenez, asawa ng apo ni Carolina na si Butch Jimenez. Panginoon, nagpapasalamat po kami lahat. Lord, thank you. JP Soriano, GMA News. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Recruitment para sa foreign English teachers sa Taiwan, pinalawak. Pwede bang mag-apply ang mga Pinoy? Abangan sa saksi, susunod na. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido para sa Pilipino. Ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.